Welcome to our program, Health Talk. Kambani Doc, I am your program host, Dr. Felmarilo de la Cruz. This TV program is the initiative of the Calibo Cable TV in partnership with the Akron Medical Society, PFP Akron Chapter, PCP Capiz Akron Chapter, and the Akron Provincial Health Office, and of course, the Akron AMHOP Association of Municipal Health Officers of the Philippines, Akron Chapter. Our topic for this segment is garbage and its impact on health. Meaning we're talking here about the basura. So garbage and its impact on health. Around the world, waste generation rates are rising. No? In 2020, the world generated 2.24 billion tons of solid waste, equivalent to a footprint of 0.79 kilograms per person per day. It is estimated that in 2050, magiging 3.88 billion tons, and that is because of the rapid population growth and urbanization. So residents in developing countries like here in the Philippines, especially the urban poor, they are more severely affected. In low-income countries, which I may consider noon yung Philippines, but now medyo okay na ang Philippines, over 90% of waste is often disposed in unregulated dumps or openly burned. Pero niregulate na ito ngayon here in the Philippines. These practices create serious health, safety, and environment consequences. And poorly managed waste serves as a breeding ground for disease vectors, contributes to global climate change through methane gas generation, and even promote urban violence. So managing waste properly is essential for building sustainable and livable cities. So, what is the importance of waste management to human health? The most important reason for waste collection is the protection of the environment and the health, of course, of the population. Yung environment ngayon, hindi pa natin pag-uusapan. We'll touch a little of that. Di sa health na lang muna tayo. Ditong rubbish and waste can cause air and water pollution. And this rotting garbage is also known to produce harmful gases that mix with the air and cause breathing problems in people. So my guest today will talk more about this basura. No? He is the Dr. Tudy Barrios. He was raised in Rosario Malinaw, Aklan, finished high school with Regional Science High School for Region 6. He had his Bachelor of Science in Public Health. That's why in-invite ko talaga siya because I know he is a master dito sa Public Health at UP Visayas. He finished his Doctor of Medicine at the West Visayas State University. He had his postgraduate internship at the Philippine General Hospital. Dr. Tudy Barrios siya ngayon program, the Department of Health, and presently is the Rural Health Physician, OIC, inmates of the LESO Rural Health Unit, and is an active member of the AMHOP Aklan. So please welcome Dr. John Wibel Ingles. Thank you, Dr. Ingles, for again guesting my program. Hello, Doc. Good day. Good day to our viewers. So for this topic, we will be talking about garbage and health, so the effect of garbage in our environment and ultimately to our health. So thank you very much, Doc. Garbage, siyempre basura yan. Ano yung tinatawag na itong basura? Yes, Doc. So garbage, so kung some simple terms, no? Garbage is the unwanted, undesired materials discarded by humans due to its perceived lack of utility. So ito yung mga bagay na hindi na natin kinakailangan, kaya tinatapon na natin. So kaya tinatawag natin siyang garbage or waste or refuse. So, itong waste generation, dahil every tao talaga meron yan. Yes po, Dok, totoo na lahat tayo, all ages, no, from infants to senior citizens are producing wastes every day. So, simple wastes such as wrappers and up to the industries, no, sa mga pabrika na nag-produce ng waste. So, punta tayo dito sa Pilipinas. Kamusta naman? Binanggit ko kanina, naiiba ba tayo? So, ito pong data na to na garbage in the Philippines. I got this from DENR, no? So, they are saying that over 100 million residents of the Philippines is producing 21 million metric tons of garbage each year.
And per person, no, nag-produce po tayo ng 0.4 kilos every day ang produce. Anang ano po, ng waste. So kada tao 0.4 kilos in average sa buong Pilipinas. Pero pag titignan po natin sa Metro Manila, ito po yung medyo interesting kasi nakita nila na sa Manila, mas mataas ang napuproduce nila na garbage or waste, aabot ng 0.7 kilos or almost double dun sa national average na napuproduce ng kada tao sa Pilipinas. So baka kasi sa worldwide, 0.78. Yes, po do. Hindi na lalayo. Okay. So, ano naman ginagawa ng gobyerno natin? So, based sa report ng National Solid Waste Management Commission, no, mostly ng mga municipal solid waste natin or yung mga nakokolekta from municipalities, from residences, and industries, mostly are 56% are from household or residential waste. 27% naman ang commercial o yung mga nasa business establishments, industries. 12.1% ang institutional sa mga hospital. And 4.1% naman ang industrial. So, makikita natin na madaming klase ng waste ang napuproduce natin. And malaking porsyento nito ang galing sa bahay natin. No? So, kung gusto natin na tulad nito ng municipal solid waste, so ito yung mga basura na kukuha sa mga bahay-bahay na kokolekta sa mga subdivision o sa mga bahay natin. Ang iba namang klase ng waste ay industrial waste. Yun naman yung waste produced by industrial activities such as that of factories, mills, and mines. So ito yung mga minsan nagpo-produce sila ng mga solid waste. Nagpo-produce din sila ng mga liquid waste na minsan napupunta sa mga bodies of water natin, sa mga ilog, sa dagat. And nagpo-produce din sila ng gases na napupunta sa hangin. So talking of industrial waste, meron dito sa Pilipinas, di ba, yung mga mining isinara nga because ang daming, hindi lang sa environment, pati sa, if you can see this picture, yung mga problema nila sa mga skin o dahil doon isinara yan, no? Yung mark copper. Oh, okay. So ano naman itong, wala tayong magagawa nito kasi agricultural country tayo. Aklan is an agricultural province. Yes, totoo po yan. So isa po sa mga, kasi minsan naisip na natin basura sa bahay, gano'n. Pero nagproduce din kasi ng agricultural waste o yung pagsasaka, nagproduce din ng mga wastes. So ito, natandaan ko nung nag-oversupply ng carrots and iba't ibang gulay sa Benguet. So yung mga farmers, dahil mababa masyado yung presyo, tinatapon nila yung mga waste kasi lugi sila kung itatransport pa nila. So mas, yan yung mga isa sa mga examples ng mga agricultural wastes natin. Okay. And of course, tayong mga gusto kong bumalik sa medical field, doc. Ay, sorry. Yes, doc. Babalik ako dun sa agricultural waste. Sabi ko nga, di marami tayong rice fields. So ngayon, hindi na ina-allow yung magsiga o magsunog na mga yung mga hay dahil nga nakakaano sa environment at saka siyempre, nagiging acidic daw yung soil, diba? So, bawal na dapat kasi yung aso na yan ay nag-a-affect dun sa paghinga ng mga tao surrounding. So, punta tayo sa medical waste. Ito naman po mga medical waste. Ito yung medyo hazardous or may mga infectious na wastes na naproproduce ng mga ospital, ng mga clinics, ng iba't ibang institutions natin doon. And of course, marami pang ibang klase. So, kung isa-isahin natin, mahaba pa yung magiging usapan natin. So, meron din tayong mga radioactive wastes, yung mga ginagamit sa mga nuclear plants, iba't ibang, basta may radioactive na products sa mga laboratories. Meron din naman tayong construction wastes. Ano yung sinabi niya nito kanina na mining waste. So, mostly ito napupunta sa mga bodies of water, especially sa mga ilog na dideposit sa ilog. Saka yung mga fishes doon, yung mga corals na sisira dahil doon sa
mga chemicals na ano nila doon. So marami tayong mga impormasyon ang ating pag-uusapan tungkol sa garbage o basura pagkatapos lamang ng ilang reminders. Bago nyo makakasama sa galaan. Kalibo Cable Television Network proudly presents to you Henyo Carl Pintero on Mission Warangta. Samahan ang inyong Kuya Carl sa pagpapatuloy ng paghahanap ng affordable, irreplaceable, and travel-lovable na mga lugar sa loob at labas ng probinsya ng Aklan na dapat mong mapuntahan. Catch Henyo Carl Pintero on Mission Warangta Thursdays, 3 p.m. on Kalibo Cable Television Network. See the difference. Ipagpatuloy natin ang ating usapan tungkol sa basura at kasama ko pa rin si Dr. Ingles. So, favorite kong topic kasi ito dahil involved kami dito sa Kalibo, no, yung ano, meron kami association about environment at saka yung garbage. So, etong plastic. So, everywhere, di ba, may plastic. Miski yung mga damit natin, may plastic, anything, mga earrings, mga anything na gagamit natin sa kusina, sa tindahan, kung anong pinagsusulat. So, talagang very useful yan sa pag-construction, sa electronics, sa everything, no? So, alam mo yung mga ballpen, mga baso-baso dyan. So, it lasts forever at saka very cheap. At saka hindi, yung problema, hindi siya biodegradable. If ever na-degrade siya, tiny pieces, ilang taon, mamaya, pakita ko kung how long, at tapos pupunta doon sa ilog, sa kanal, papunta doon sa river, doon sa ocean, kakainin ng mga isda, at saka kainin din natin yung isda. Okay. So, pwede siyang i-recycle, at saka hindi siya basta-basta na babasag, lightweight siya, wala siyang amoy, at saka natural salt. Siyempre sa oil pa rin yung nakukuha, no? So, yun na nga, at saka very, ano siya, very, mas lighter siya sa glass, no? Kasi it used to be glass, di ba? So, saka earthquake resistant, burglar resistant daw, very durable, pero kalahati lang yung ano niya dun sa glass. Pero ito yung disadvantage, so, dahil nga yung compound na ito hindi nasisira. Miske i-melt mo o mag-melt siya, matutunaw. Pag natunaw naman, mag-ano ng harmful na mga kung anong gas dyan. Kasi siyempre, pag-produce ka agad niya, may mga gas. So, may hihalit pa rin sa ating environment. Sisirain niya yung atong ozone layer. Alam naman yung ozone layer, no? Of course, sa oil pa rin, no? Nagmamahal na rin yung oil. Tsaka ngayon, ang mundo, nawawala na rin ng oil. Di ba? Kaya nagmahal. So ngayon ang mga scientists natin nagde-develop ng mga plastic na gawa sa vegetable oil. Kaya meron tayong mga biodegradable ngayon na plastics, di ba? Kaya lang nire-require sana eh mahal lang nga, di ba? So, I like this slide. Ito yung time na ma-decompose sa environment. So yung isang bote pala, 1 million years. Ang monofilled fishing line, 600 years, yun yung ginagamit ng mga fishermen. Katigam mo sa dalampasigan, ang dami dyan mga plastic. Yung plastic beverage bottle, diba ngayon, plastic na, hindi na sila. 450 years, yung diaper na yan, 450 years. Aluminum can, maski ginawa na nilang very light, 80 to 200 years.
foam plastic cup, so 50 years. Yung rubber boot sole, yung sa mga ano na sapatos, 50 to 18. Tin cans, 50 years. Leather, 50 years. Plastic bag, ha, yung ginagawa sa nilalagyan ng mga binili natin, 10 to 20 years. Cigarette butt, yung tinatapon nyo yung mga ano ng sigarilyo nyo, 1 to 5 years. Plywood, kasi wood naman yan. Wax ni Carlton, 3 months. Newspaper, 6 weeks. Yung mga fruit na banana, orange, still 2 to 5 weeks. At saka paper towel, 2 to 4 weeks. So, meron tayong another ano slide na gusto ko. Sa buong mundo, ang dami pala dyang naka-float na mga nakalutang na plastic. So, sabi nga doon sa may Great Pacific Ocean, kasi laki ng Texas. Ano na yung Texas? That's the biggest state ng US. Ganun kaano doon sa ating ano. So, punta tayo, Dr. Ingles, sa negative effects of garbage. Okay. Ano naman ito? Yes po, Doc. So, ito po yung medyo importante na kailangan natin iparating sa mga nakikinig or mga nanonood sa programang ito, na yung mga basura natin na napuproduce ay mayroong harmful effects sa atin. Pero hindi ito immediate. Kumbaga, pagtapo natin ng basura, hindi agad natin nararamdaman ang negative effects ng mga ito. So, sinabi ko dito na people are often unaware of the effects of the garbage they produce because we do not immediately feel the effects of our actions leading to the persistence of the behavior. Kasi for example, tagtapon tayo ng basura, nararamdaman lang natin yung epekto nito kapag bumaha na, no? Kapag meron na nagkakasket, which is it takes a long time before we feel those effects. So ano ba ang nagiging epekto ng mga basura sa atin? Paano tayo nito naapektuhan? So kung iisipin natin, no, nilagay ko sa tatlong categories ang negative effects of garbage. Number one, air pollution. Number two, water contamination. And number three, soil contamination. Kasi kung titignan natin, kung susundan natin, kung paano paano tayo naapektuhan. For example, ang basura na tinapon natin sa bahay, kukolektahin ng mga ng garbage collector, dadalhin sa dumping site or sa landfill. Pag-iipon doon sa landfill, tapos, di ba, doon siya doon yung ultimate papupuntahan niya. Kapag nagtipon sila doon, mag-iipon ng mga daga, ng mga langaw. Ang dalawa, yung mga juices, yes Doc, totoo yan, cockroaches, yung mga juices nila ay mag-iipon. Tapos saan pupunta yung juices na yon? Pwedeng pumunta sa ilalim ng lupa, pwedeng humalo sa tubig na inumin natin, yung groundwater. Pwede rin siyang pumunta sa mga ilog, sa dagat, polluting our waters, causing the fishes, yung sinabi ni Doc, nakakain ng mga isda, nakakainin din natin. And pangatlo, air pollution, kasi yung amoy ng basura na yon, no? Kasi I studied in Regional Science High School, Doc. Malapit kami sa garbage dump sa Bacow. Oh. And oftentimes, nararamdaman namin yung... Yes, Doc. Umaabot doon yung amoy ng garbage dump. So, ramdam na ramdam namin. So, yun. So, isa-isahin natin. So, number one, air pollution. So, air pollution can occur both in outdoor and indoor environments. So, paano ba, Doc, indoor? Paano nagkakaroon ng air pollution indoor? So, ito ay yung mga, number one, cook stoves in our homes, yung LPG. Or minsan, yung mga gumagamit ng kahoy or uling sa pagluluto. That is one form of air pollution. Pangalawa, motor vehicles. Ito na yung outdoor, no? Yung pag-burn ng fossil fuels, ng gas, ng diesel. Yung iba din naman from industrial facilities, yung mga coal power plants natin, yung mga pabrika nagpo-produce ng iba't ibang klase ng produkto. And industry also forest fires, although uncommon sa Pilipinas, more common in other countries, pero yan yung mga common sources of air pollution. So, ito, Doc, nakita ko itong story na to ng Doc Ingles, gusto kong bumalik doon sa indoor na school pollution. Kasi may mga studies ngayon
na meron na mga babae na mataas ang incidence ng lung cancer, hindi naman naninigarilyo. It's because sila yung dun sa kusina. Oo. So, isa ron yung factor. Kasi nga, yun sa gamit ng kahoy. So, what's next? So, ito po daw, nakita ko itong, nung nagbabasa ako regarding air pollution, yung call for environmental accountability for industry started in 1948 in Donora in Pennsylvania. So because doc in October in 1948 nabalot ng haze or ng smog Donora, so mauso pasado no sa lugar nila, and then parang gray smog na daw doc from steel and zinc smelters no? Industrial sa mga pabrika na nag yes doc industrial na air pollution. So after doc ng several days, over 5 days, nakita nila na biglang nagkasakit yung mga tao. Over 14,000 residents experienced severe respiratory and cardiovascular problems. Siyempre, dahil sa kapal ng usok, nahirapan silang huminga. And even yung iba, umabot na sa pagkamatay or kamatayan nila, na umabot ng 40 yung mga namatay during that time. So doon nila na kita na doon sila nagulat kung bakit nagkaroon ng ganun kataas na klase ng pagkamatay na biglaan. Kasi doon na, naubos daw yung mga bulaklak nila doon kasi naubos na maraming yung namatay. So maraming bumibili ng bulaklak, naubusan ng mga kabaong. So doon na rin na-realize na baka dahil ito sa epekto ng smog na nangyari doon. And doon nag-umpisa yung call ng mga make these factories, industries accountable to the pollution that they are causing, because yun nga, direct effect yung naging epekto ng usok na napuproduce nila, nag-cause ng kamatayan ng mga tao na doon. So actually now, sa China, that's their problem dahil sa smog. One time, 2 or 3 years ago, nagsara lahat sila because they cannot see. Already, it's because of the thick smog. Dahil alam mo naman, industrial talaga ang China. Halos lahat ng bagay is made in China. Okay. So, ipagpatuloy natin ang ating, marami pa tayong pag-uusapan tungkol sa basura pagkatapos lamang ng ilang reminders. Pagpalangga para sa akan sa Kalibo Cable, wun kita tanan. Sihin ka pa! Kalibo Cable at ang gidra sa mga akanon kakabaga ka. Kalidad ro servisyo nananana sa Kalibo
Welcome back sa ating programang Health Talk Hambal ni Doc sa topic ng garbage, basura and its impact on health. Kasama ko pa rin si Dr. Ingles. Siyempre, binanggit natin kanina yung air pollution. So, kasama na dun yung nagsusunog ng basura, no? Although sa mga dumping site, nagsusunog pa rin sila, which is regulated now. So, ano naman ang pwede mangyari sa katawan ng tao? Yes, Doc. So, air pollution, Doc, yung pinaka malala natin na pwede mangyari or maging sakit natin ay itong nakalista dito. COPD or Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Ito yung mga nahihirapan huminga, palaging may ubo, konting lakad lang, na hinihingal na. Pangalawa, lung cancer. At emphysema and bronchitis. Pwede rin ito, Doc, mag-increase ng risk for stroke and heart attack. Kasi, so kung titignan natin, di ba, yung mga usok na inihinga natin kapag polluted, meron itong mga harmful chemicals. Kapag pumasok ang mga chemicals na ito sa katawan natin, yung katawan natin nagre-react, no? Lalabanan ng katawan natin yung chemical na yon. Pero minsan, natatalo yung katawan natin, hindi natin kayang palabasin yung chemical na pumasok. Kaya minsan ito na deposit sa mga ugat natin. Kapag makapal na yung deposit sa mga ugat, pwede itong magmara, leading to heart attack and stroke. Minsan naman, ang mga harmful chemicals na ito, especially kapag sila tinatawag natin na carcinogens, pwede silang mag-cause ng cancer. No? Pwedeng tumubo ang cancer, especially sa baga o sa ibang parte ng ating katawan. So gusto kong bumalik ulit sa plastic, my favorite topic, kasi ngayon, ang daming nagsusunog ng plastic. So, itong plastic, pag sinunog mo yan, naglalabas ng dioxin. Ito, mga toxic na chemical, at saka nakaka-cancer ito. At saka hormone disruptor pa to. Ang daming niyang effect sa katawan. Pwede pa rin dun, so sinunog mo, pupunta dun sa mga taniman ninyo, pupunta dun sa mga sa tubig, dadali niya dun sa ating mga, siyempre pag tumubo yung mga gulay mo dun, ano, sasama rin yan doon, hindi mo nga makikita. O as usual, pupunta doon sa mga ano, sa mga ilog, and then ito sa ocean. Ayun, sabi ko nga, yung basurang tinapon mo, babalik sa'yo. At saka itong mga dioxin na to, kunyari buntis ka, mamanan pa rin sa anak mo yun. So talagang bawal sana ito. Ito yung sinasabi ni Lu kanina na ang daming effect nito sa katawan ng tao, no? Hindi, kunyari, kapitbahay mo nagsiga, bakit siya lang ba? O pati ikaw, kasama din sa buong, sa mga anak, yung sa community na yan. Pwede kasi yung doon sa skin at saka yung sa bagay yung sinabi mo. Ito yung styrofoam. That's why, di ba, binawal yung styrofoam ng, sa mga cups natin, mga mitres, yung mga egg containers. Ewan ko, controlled lang siguro kasi meron pa. Kasi pag sinunog nyo yan, maglalabas itong chemical na styrene. So pwede itong pumunta, ma-absorb sa skin at saka sa baga. O di, ito sa mga mata mo, sa mga, at saka pag madalas ka nang na-expose sa sakit ang ulo, masakit, makatawan, madidepress ka pa. Meron pa itong PVC. Yung mga PVC natin ginaga sa mga pipes. Galing yan sa vinyl chloride na nakaka-cancer din. So may mga talits pa tayo dyan. So mga masama yun sa katawan ng tao. So yun ay sa air pollution. So punta naman tayo, Dr. Ingles, sa water contamination. Dr. Ingles, punta naman tayo dito sa water contamination. Ano naman ito? Yes po, Doc. So water contamination ay isang klase po ng pollution na of course nasa tubig yung napupunta yung mga waste na na-produce natin. So water pollution occurs when harmful substances, often chemicals or microorganisms, contaminate a stream, a river, a lake, ocean, or any other body's water, degrading the water quality and rendering it toxic to humans and or to the environment. So ito na po, palagi nitong naisip natin kapag yung mga fabrika, yes po, Doc, mga mining, pabrika,
na nagproduce ng mga harmful chemicals sa mga bodies of water natin. Kaya dapat highly regulated ang mga waste disposal ng mga ito. So yung nakita ko po dito, yung palagi po tinuturo sa medical school po to, no? Itong Minamata disease in Japan. Kasi ito pong Minamata disease ay caused ng mercury na galing sa isang pabrika na nagtapon ng mercury sa dagat sa Japan. Ito nangyari noong 1950s sa Minamata Bay in Japan. Dahil yun nga, mayroong manufacturing na industry na nag-produce ng nag-release ng mercury sa dagat. So ito po ang Minamata disease ay isang central nervous system disorder or nag-aapekto sa utak at sa spine ng mga taong apektado nito, especially sa mga babies. Nangyari po ito kapag yung mga nanay ay nakakain ng kontaminadong isda ng mercury, tapos naapektuhan po nito yung bata or baby na nagde-develop sa tiyan ng nanay. Ito po ay nagko-cause ng sensory and even motor disturbances. So minsan paralyzed yung baby kapag lumabas, nahihirapan maglakad, hindi makapagsalita ng masyado, hindi makakita, no? And iba pang mga epekto sa aksyon ng mga batang apektado nito. So ang mercury kasi ginagamit yan sa pag-extract ng gold ng mga mining, di ba? So ganun ang no. That's why yung mga Mark Hopper din, yung nga na-regulate sa nda. So, yung mga ito, ano yung mga effects sa water pollution? So yes, Doc. Yung mga common effects, syempre, ng water pollution ay nararamdaman natin kapag uminom tayo ng tubig na kontaminado. So, pwede tayong magkaroon diarrhea, especially kapag madumi yung tubig. Pwede tayong magsuka, typhoid, diphtheria, hepatitis naman kapag yung tubig na nainom natin ay kontaminado ng hepatitis virus. Pwede rin tayong magkaroon ng kidney damage, nerve disorders, at iba pang skin lesions. Siyempre kapag naligo tayo sa lugar na madumi, pwede tayong magkaroon ng mga bacteria. So, ino naman sa soil contaminate? Infections sa balat or fungal infection. So kapag sa soil, sa presence of chemicals or substances sa soil, no, or kapag mas mataas sa normal na amount ang meron dominated. So for example, especially ito nangyayari kapag yung mga basura, yung toxic substances from the mga basura ay napupunta sa lupa. So nakakapekto ito sa pagtubo ng mga crops, ng mga tinatanim, pag kinakain din nating mga tao. O, anong nangyari dito? Ayan, yung basura, mga picture. Yes. So, Doc, insects and vermin thrive from garbage o mga daga ng mga cockroaches, yung basura, kasi dito sila kakukuha ng pagkain, ng kinakain nila. Dala din ng mga ito, ng mga daga, langaw, cockroach, ay mga bacteria na tumutubo sa maduduming mga lugar. So kapag marami bacteria doon, ang nagiging mga vector or nagdadala ng mga bacteria na to from the garbage dump papunta sa mga bahay natin, ang mga cockroaches, ang mga rats, and ang mga langaw. So, anong solution dito sa garbage problem? So, sa garbage problem po natin, meron po tayong ang World Health Organization nag-suggest ng tatlong R's, no? So, yung reduce, reuse, and recycle. So, ang gusto po kasi natin mangyari, malaki po masyado kasi ang problema natin sa basura. So, kailangan natin mag-umpisa sa sarili natin para maging parte tayo ng solusyon. Kasi sabi natin kanina, tayo mismo nag-produce ng basura. Nag-contribute tayo sa problema na to.
So mag-umpisa din tayo sa sarili natin para maging parte tayo ng solusyon. So number one, gawin natin ay mag-reduce. So reduce means to cut back on the amount of trash we generate. So bawasan natin yung napuproduce natin na basura. So paano ba natin gagawin iyon? Number one, I maintain and repair products like clothing, tires, and appliances. So, di ba, kapag nire-repair natin sila, pag minimaintain ng mabuti, tatagal sila. Mas magamit natin sila sa mas mahabang panahon, hindi natin sila agad itatapon. Pag minsan may konting sira, wag na muna natin itapon. Try muna natin i-repair para mabawasan natin yung napupuntang basura sa mga garbage dump and sa environment natin. Pangalawa, to borrow, rent, or share items like party decorations, tools, or furniture. Especially kapag di naman sila palagi ginagamit, no? Paminsan-minsan lang ginagamit. So, pwede naman tayo mag-share, manghiram sa mga kakilala natin, sa mga kaibigan, at iba pa. Pangatlo, ay avoid using single-use plastics. So, mahirap po kasi na i-ano natin, no? Implement. Totally i-ban natin. I-ban yung plastic kasi number one, mahirap talaga pag, for example, namamalengke tayo, no? Tapos bibili tayo ng isda. Hindi naman pwede natin ilagay sa paper bag yung isda kasi mauna yung isda. So meron tayong mga alternatives, no? Pwede tayong maggamit ng reusable na bags, no? Yung mga eco bag, for example, mga nets. At saka meron din naman tayong mga plastic na oxo-biodegradable. So yung natutunaw after several years. Nagpuproduce nito yung DOST ng ganitong klase ng plastic. Yung mas makapal dok na klase. Ginpropose sa ibang places here sa Philippines na merong no plastic day, ganun. Pero gin-propose din namin dito sa Kalibo pero hindi nag-ano, hindi nag-prosper. So ano pang letter? Meron din doon sa mga grocery. So pangalawa ay reuse. No? Reuse is it means to find new ways to use things that otherwise would have been thrown out. So paano natin ito gagawin? So number one, to reuse or repurpose items such as old clothing, cloth, grocery bags, and containers. So for example, yung mga lumang damit natin, huwag na muna natin itapon. Pwede natin yun i-donate, no? Para yung ibang tao, pwede basa. Or pwede natin silang gawing basahan. So hindi ka nabibili ng basahan na ano, yung mga lumang damit na lang. Also, ito, pangalawa, ito na pala. Donate and use clothing, electronics, and building materials. And yung pangatlo, buy used items to reduce waste as well as the emissions created by producing materials. So I think ang mga Pinoy, ano na dito, Dok? Okay. Kasi mahilig ang mga Pinoy sa ukay-ukay. Dapat, linisan natin yung car. Lapan. And pangatlo, ay recycle. So recycling is changing discarded materials into new products in order to avoid using more virgin resources. Siguro natin ngayong Pasko, no? So paano pa natin ito ma-improve? Number one, buy products made with recycled contents. Ngayon, Dok, especially sa mga brands, no? Like mga sapatos, may binamarket na nila made from recycled materials or recycled nets. And number two, segregate recyclable items. Especially kapag yung mga bote, Dok, na binibili, yung pwede pa natin ibenta sa mga junk shop. So makakabawas ito sa natatapon na hindi na mapapakinabangan na waste. And pangatlo, ito yung medyo nauuso ngayon, no? Trade in your old gadgets when buying new ones. Kaso, last ko na bili ng phone, Dok, tinry ko ito, no? Na mag-trade in ng cellphone. Yung dating cellphone, ibibigay mo sa kanila para bigyan ka rin ng discount sa pagbili mo ng bagong phone. Kasi, for example, yung luma nating phone, kapag di naman na siya masyadong gumagana or di naman natin mapapakinabangan, i-trade in na lang natin. Kasi yung mga parts na yun, pwede na lang gamitin to produce new phones. Plus, bawas pa yung
waste na napoproduce natin sa bahay. Hindi na tayo mga problema kung paano natin i-dispose yung mga luma natin na gadgets. O sige, siyempre, sabi ko nga kanina, may effect din sa environment. So our planet is in our hands. So yun nga, sabi natin, tayo ang solusyon sa problema natin. A difference at home, at school, when shopping. So it's easy and very, every little bit helps. So ito Doc, medyo ito situational. So paano natin ito gagawin? Para mas maalala natin kung paano tayo magbabawas ng ginawa natin na more of sinihan po talaga ito. Kasi nga, pag ito naso, yes po Doc? So, at it is store. Pag yes Doc. And pangalawa, buy in bulk, no? So to reduce the amount of packaging. For example Doc, yung mga shampoo, kasi mayroon di ba sachet Doc? Meron namang binibenta na malaki yung nasa bote, yung pwedeng i-refill. Kasi pag kung meron naman tayong budget na pambili, yun na lang yung bilhin natin kesa yung sachet. Kasi yung sachet, marami siyang nagpo-produce na plastic. After nung gamit ng shampoo, itatapon din naman, di na siya magagamit. So, yung pangatlo, use cloth bags when shopping para di na tayo gumagamit ng single-use plastics, no? And pala na change ito. And of course, use environment friendly products, especially yung mga recycled na mga materials at iba pa. So sa bahay naman, paano tayo magbabawas ng basura sa bahay? Number one, yung sinabi natin, reuse your materials such as gift bags, bows, ribbons, and boxes. So di ba, mga boxes ng sapatos, ginagawang storage. So, pwede natin yun magawa. Dati, during med school, Doc, naging project ng organization was yung lahat ng regalo na ibibigay during Christmas party ay nasa shoebox dapat lahat. So, nabawasan yung mga shoebox sa mga bahay namin. And iba pa ay make your own. So, you can make your own gift wraps or from comics, posters, and etc. And pangatlo, sell. Sell your usable clothing, furniture, toys, sporting goods, at iba pa. So, yung mga garage sales, Doc, pwede natin yung gawin para mabawasan yung mga mapapakinabangan pa naman sa bahay na pwedeng iba yung makagamit. Sa school naman, ito para sa mga students natin and teachers, sa mga kabataan, so paano kayo makakatulong na magbawas ng basura? So, number one, litter less lunch. So, pwede magbaon tayo gamit yung mga reusable na containers, no? So, huwag na ibalot sa plastic yung sandwich, ilagay na lang sa container para hindi na tayo magtapon ng basura. And use reusable packaging such as fabric bag, reusable containers for sandwiches, and avoid using plastic wrap and foil. And also, lastly, ito yung gusto rin natin gawin ng mga kabataan. Educate others. So take advantage of school clubs, organizations to mobilize other people to help us reduce waste and the effects to our health. So meron dito Doc, nung high school ako, natatandaan ko. Meron pa Doc, YSO. So Youth for Environment in Schools Organization. So ito, meron ditong mga tinuturuan nila yung mga estudyante regarding sa environment, the negative effects of garbage, wastes, and its effect to our health. So ito magandang simula sa mga kabataan na i-involve ang ibang mga estudyante at ibang mga tao. Kasi sila yung magagaling sa social media, no? Sila yung makatulong sa atin na mas marami ang marating ng mensahe natin regarding waste. So, Dr. Ibles, gusto kong special mention yung aming barangay Pulo sa Banga. Yung aming yes, barangay Kitan, nagawa siya ng parang bamboo na mga
bamboo na parang tangkay kung sa aton, pig pen in strategic areas all over ng ano ng barangay namin. Tapos yung mga bata, doon nila dadalhin yung mga plastics nila. And for every plastic na binibigay, binibigyan ng lapis, ng papel, ng anong school item. So, naging ano naman, naging ano ba yun, yung successful naman para ma-inculcate yung ano, para in return, para may parang may in return meron sila. So maybe for a stop, para ma-develop nila yung, ma-educate sila dun sa importance yung basura. So maybe, pwede siguro kukyahin niya ng iba, pero of course, kailangan nila yan ng budget. Sabi ko, sige, mag-donate ako ng papel. Okay, so maraming salamat sa inyong pagsama sa amin ni Dr. Ingles sa programang Health Talk. Hambay ni Doc sa topic na garbage o basura and its impact on health. Sana marami kayong matutunan sa mga topics na ito, lalo na kung ano-ano ang klase ng basura. Ano ang dapat natin gawin sa mga ito? Ano-ano ang pwedeng sakit sa katawan ng tao at sa kalikasan ng hindi dahil sa hindi maayos na pag-dispose ng basura? Ako ang inyong program host, Dr. Felma Relo de la Cruz, sa muli nating pagsama sa susunod na mga segments. Thank you, Dr. Ingles, sa kainyong lahat, taga Aglan, Northern part of Antique, Bohol, through Safra Cable TV Network, at sa buong mundo nanonood through Facebook and YouTube channel ng TV station na ito. Salamat at good day.